may trabaho ka naman, pero bakit wala kang ipon? Bakit ganun? No? Pakiramdam mo na kahit anong sipag mo, kahit anong gawin mong trabaho, hindi ka talaga makaipon kasi palaging kinukulang, palaging kinakapos. So kung gusto mong malaman kung ano yung pinakarason talaga kung bakit ganyan yung nangyayari sa'yo, panoorin at tapusin mo ang video na ito. Hi, once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano, and in this video, pag-usapan natin yung tatlong rason kung bakit hindi ka makaipon kahit na meron ka namang trabaho. No? At usually, wala tong kinalaman sa kung ano man yung iniisip mo. No? Baka iniisip mo, kasi kulang yung ano eh, kulang yung sahod eh, kulang yung ganito, kulang ganito, mataas ang presyo na bilhin, etc. Sorry to say, pero hindi yan yung pinakarason kung bakit. May factor yon, okay, may factor yon, pero hindi yan yung pinakarason kung bakit. Naalala ko, nung nagtatrabaho ako, no, yung, meron kasi ako nabasa sa TikTok before na parang may nag-comment na sabi niya, hindi ko daw sila maintindihan yung mga empleyado kasi hindi naman daw ako nagtrabaho. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko? Sorry to say, pero nagtrabaho po ako, naging empleyado ako, service crew ako, okay, ng isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas na itago na lang natin sa pangalang Jollibee. No, dyan ako nagtrabaho and dati akong nasa kitchen. Okay, sa mga service crew dyan, shout out sa inyo, mga service crew. Mga masisipag na service crew natin dyan. Comment nga kayo dyan sa ilalim kung sino dito sa inyo yung mga service crew na nanonood din. Or dating service crew din katulad ko. So nasa kitchen ako, ang station ko noon is rice at saka fries. Usually na, ando naman talaga, magkatabi lang kasi yun. Hindi ko alam ngayon ha, 2014 pa ito. Sorry, 2013 pala. 2013 pa ito, so hindi ko na alam. Kung ganun pa rin, no, yung uniform ko pa noon is yung kulay blue pa. Kasi dilaw na yata sila ngayon, di ba? Dilaw ba yun? Orange, pula, puti? Imagination! Iba-iba, iba na yung uniform ng Jollibee ngayon eh. So, doon ako naka-station. And, nung nagsisimula pa lang ako doon sa trabaho, na-realize ko na kaagad early on na wala akong patutunguhan kasi hindi ito yung gusto ko na path. Okay? Isa sa mga sign na hindi mo talaga gusto kung ano yung ginagawa mo is katulad nung nangyari sa akin before, napapasok pa lang ako sa trabaho, iniisip ko na kung anong gagawin ko pag uwi. Hindi pa ako nakakarating sa trabaho, nasa jeep pa lang ako noon. Iniisip ko na kagad, anong gagawin ko pag uwi? Maglalaro ako, di ba? Gagala ako or whatever, mag-enjoy ako, etc. Hindi ko kasi talaga gusto yung ginagawa ko. Hindi ko kasi talaga gusto yung trabaho ko. Walang problem sa pagiging service crew. Personal ko lang yun. Okay, personal opinion ko lang yun. Hindi ko talaga gusto yun. Kasi noong mga time na yun, sinisigaw-sigawan ako ng manager ko. Although, naintindihan ko naman na sila ngayon. Kasi nga, fast food yun, tapos mabagal akong kumilos. Ano ko yata eh? Diba? Parang problema talaga yun. Kaya kailangan ko talagang, medyo makupad talaga ako kumilos at that time kasi introvert ako. And hindi ako sanay sa mga ganong klase ng trabaho. Kasi first time ko nga naman yung ganong klase ng trabaho. Pero naintindihan ko yung manager. Siyempre, gusto niya na mag-perform kami. And para din naman dun sa, ano yun, para din naman dun sa business. So anyways, para sa akin, na-realize ko na kagad early on, hindi talaga yun yung gusto ko na mangyari. So, first month ko pa lang dun, umalis na kagad ako. Bye! Have a great time! Hindi ako tumagal dun. Isang buwan lang, yun na yung una at huling naging trabaho ko bilang isang empleyado. Sana all. And after that, nagnegosyo na lang ako at wala na talagang balikan. Sobrang daming beses kong nalugi, sobrang daming beses kong nagkamali, sobrang daming beses kong nagkautang-utang. Sobrang daming sablay sa mga nangyari sa akin pero lahat ng yon is learning experiences. So anyways, binigyan ko ka lang kayo ng brief summary dun sa aking naging experience bilang isang empleyado. Hindi ko talaga gusto. Kaya wala talaga ako naging masyadong picture pero meron akong naitago para makita, may patunayan ko sa inyo na naging service crew talaga ako before. Hanapin ko lang saglit. Okay, so ito na lang yung naitago ko. Yan. Ewan ko nakikita nyo. Paano ba to? Yung! Diba? So, name tag na lang yung naitago ko. So, wala ko naging picture nung naka-uniform pa ako. At hindi ko na alam kung nasa na yung uniform, kung naibalik ko ba yun or hindi. Kasi nag-awol na ako nun eh. Ay, siyon talaga! Nung mga time na yun, kasi hindi ko talaga gusto. Kasi nag-try ako magpaalam. Siyempre, pinigilan nila ako. Ang nag-refer pa sa akin dun is parang dating branch manager na kaibigan ng nanay ko. And actually, gusto kong i-meet yun. Nakakalimutan ko lang talaga. Kasi sabi ko, nung time na yun, nahiya din ako dun sa yung backer ko, kaya ako nakapasok dun sa Jollibee. Nahiya rin ako sa kanya kasi nga ni-refer niya ako, tapos nag-awol ako. Pero sabi ko, babawi na lang ako. Once na maging successful na ako, i-meet ko siya. Ngayon ko na nga lang ulit naalala yun.
Pero siguro mag-vlog na lang ako kapag nangyari na yun. I-meet ko talaga siya. Sana ma-meet ko nga siya. Kakausapin ko na lang yung nanay ko para malaman kung nasa na yung backer ko na yun. Para mag-sorry sa kanya and sabihin ko sa kanya na naging successful ako dahil nag-awol ako. So anyways, kaya alam ko yung hirap ng pagiging isang empleyado kasi kulang kapos, di ba? Sobrang hirap, sobrang pagod, tapos magkano lang yung sasahurin. Hindi ka naman makapagreklamo kasi ang hirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, lalo na nagkaroon ng pandemya, di ba? Ang dami nagkatanggalan, etc., etc., etc. So ngayon, pag-usapan natin ano yung pinakaugat. Para sa akin, ano yung pinakaugat? Bakit hindi ka nakakapag-ipon? Ipon ang pinag-uusapan natin, ha? Kahit na may trabaho ka naman, kinikita ka naman, tapos sinasabi mo palaging kapos, sinasabi mo palaging kulang, pero hindi yan yung pinakaugat ng problema. Number one na pinakaugat ng problema, bakit hindi ka nakakaipon, ay dahil sa maling money mindset. Okay, mali yung money mindset mo. So, anong ibig sabihin nito? Naniniwala ka ba sa kasabihan na money is the root of all evil? No, lahat ng kasamaan ay dahil sa pera. No, masama ang mga mayayaman. Naniniwala ka ba dun sa mga kasabihan yun? Masasama at ganid ang mga mayayaman. Dapat kung talagang mabuti sila, ibigay na lang nila yung pera nila sa mga mahihirap. No? Yung mga ganon-ganon. Kung naniniwala ka dun sa mga bagay na yun, yung rason kung bakit ka naghihirap. Ay, kasi yan ang mindset ng mga mahihirap. Emotional, damn it! Okay, yan ang mindset ng mga taong hindi umaasenso. At yan yung reason kung bakit hindi ka talaga makakaipon. Kasi kung tingin mo sa pera masama, paano ka makakaipon? Di ba, nagkakaroon kasi ng conflict sa isipan mo na bakit kung masama ang pera, bakit kailangan ko magtrabaho para kumita ng pera? So nagkakaroon ng conflict sa subconscious mind mo, kaya ang tingin mo, alam mo yun, magulo talaga sa utak mo, ang tingin mo sa pera masama, pero bakit ko bakit ako nagtatrabaho, nagsusumikap, nagpapakapagod, nagsasakripisyo para dito? Ano ba? So kailangan mo na maitama yung mindset mo na yan. Ito yung palagi yung tatandaan, money is just a tool. Money is neither good nor evil. Okay? Ang money, ang pera, hindi yan masama, hindi rin yan mabuti. Nakadepende yan sa taong gumagamit. Kasi money is just a tool. Gamit lang yan. Walang buhay yan. Okay? Walang buhay ang pera. Nakadepende sa taong humahawak niyan kung magiging mabuti yan or masama. Parang ganito. Halimbawa, ang baril is a tool. Diba? Wala namang sariling buhay yan. Pero kapag ibinigay mo yan sa mga terorista, ang baril ba masama o mabuti? Di ba nagiging masama? Kasi mga terorista, masama. Kung ang baril, ibigay mo sa mga matitino at mabubuti at tapat na mga pulis. Nagiging masama or mabuti yung baril? Nagiging mabuti kasi yung humahawak sa kanya, mabuti. That's the same with money. Ang pera, masama or mabuti yan, depende sa taong humahawak. Kung yung tao, masamang tao, pag nagkaroon siya ng pera, masama, gagamitin niya yun sa masama. Kung yung pera ay napunta sa mabuting tao, gagamitin niya yun sa mabuti. Eh ako, naniniwala ko, mabuti kang tao. So gagamitin mo sa tama yung pera. Kaya tandaan mo, money is not the root of all evil. Sa Biblia ang sinabi, the love of money. Ang pagmamahal sa pera yung masama. Hindi naman natin mamahalin yung pera eh. Kailangan natin yan. Kailangan natin maging practical at maging realistic at maging totoo na kailangan natin yung pera. Okay? So yun yung palagi mong tatandaan. Kailangan mong ayusin yung money mindset mo para magsimula na magkaroon ka ng financial freedom. Doon pa lang yung simula. Marami pang ways, marami pang process na pagdadaanan mo, pero yan ang pinaka-importante sa simula. Number two is hindi ka marunong ng tamang financial management. Hindi ka marunong ng tamang financial management. Ibig sabihin, kasi hindi naman ito na ituturo. Hindi naman natin kasalanan talaga yan. Hindi kasi madalas ito na ituturo sa atin. Sa school, wala naman tinuturo na ganito eh. Paano yung tamang pag-handle ng finances mo? Wala naman tinuturo na ganito kasi most of the time, hindi rin nila alam. Okay, no offense sa mga nasa school kasi father side family ng father side ko. As mga teacher, idol ko ang mga teacher. Yung education system itself ang may problem. Hindi yung mga teachers, hindi yung mga tao within the school. May problem yung education system. Kaya nga sana, diba, kung papalarin man, sana yung presidente natin ngayon is ipanukala niya or gawin niyang mandatory na magturo ng basic finances sa mga elementary student hanggang high school hanggang college student. Yung tamang pag-handle ng finances. Kasi sobrang importante nun. And natutunan ko yan the hard way. Kailangan ko pang magkautang-utang, kailangan ko pang malugi bago ko ma-realize na sablay pala yung ginagawa ko sa pera. So, para hindi nyo na ma-experience pa yung ganun, kailangan matutunan mo yung basic financial management. So, I think, hindi ko sure kung meron na akong video na gawa niyan dito sa YouTube channel ko, parang wala pa. Pero kung gusto nyo gumawa ko ng mga super basic financial management lang na training, yes, comment kayo dyan sa ilalim para malaman ko kung gusto nyo din gumawa ko ng mga ganung klaseng content. Kasi sobrang basic lang na ginagawa ko. No, kahit elementary student, maiintindihan yun. Kasi para sa akin, naniniwala ko sa kasabihan na complexity is the enemy of execution. Pag komplikado yung pag-handle ng finances, mas lalong hindi natin gagawin kasi ang hirap gawin. So, ang ginagawa ko, pinasimple ko lang siya ng pinasimple at yun yung ginagawa ko personally. So, kaya kailangan matuto ka ng basic financial management.
And number three, para sa akin, is kulang yung cash flow mo. Isa sa pinaka technical na sagot kung bakit hindi ka talaga makakaipon. Kasi kung ang necessities na kailangan mo sa tirahan nyo sa bahay nyo, especially kung breadwinner ka, no, kung ikaw yung sumusuporta sa family mo, necessities na kailangan mo sa lahat ng gastusin, bills, pagkain, lahat, 10,000 pesos. Tapos ang sinasahod mo, 10,000 pesos din. Wala ka talagang maiipon yan. Or worst, ang sinasahod mo, mas mababa pa sa expenses nyo. Kaya, it is very important na magkaroon ka ng additional cash flow. At yan yung itinuturo namin sa Team Genuine Academy. So kung gusto mong malaman kung paano ka magkakaroon ng additional cash flow or madadagdagan yung kinikita mo, pumunta ka lang sa website ko, carlserrano.com. Makikita mo dyan sa screen, carlserrano.com. Puntahan mo lang yan. Gumawa ko ng short training kung paano ka makakapagdagdag ng cash flow, paano mo magagawang kumita ng additional para pwede, yun yung pwede mong ipunin. Habang nagtatrabaho ka, meron kang pwedeng ipunin. So, napaka-importante talaga na meron kang cash flow. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kanina nung nagsisimula tayo dito sa video na ito, tama ka naman talaga pag kulang kasi yung sinasahod, kulang talaga. Eh, wag mo nang ipilit, wag mo nang ipaglaban na kulang kasi kahit anong sabihin mo na kulang, hindi yan tataasan. Nagigising. Mas mabilis tumaas yung presyo ng mga bilihin kaysa sa sahod. So, gumawa ka na lang ng paraan para mas lumaki yung income mo. At yun nga yung itinuturo ko sa Team Genuine Academy. Gumawa ka ng short video tutorial dyan. So, puntahan mo yung carlserrano.com para matutunan mo, mapanood mo yung short video training na yun kung paano ka makakapagdagdag ng income mo. So, I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito. Click nyo yung like kung nagustuhan nyo yung video na ito. And i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin makapagsimulang makapag-ipon na sa mga trabaho nila. And comment mo dyan sa ilalim, ano yung pinakatumatak na lesson sa isipan mo dito sa training na ito. So, I hope na marami kayo natutunan. Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website, www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!